Mga kasambuhay, isang mapagpalang araw sa inyo. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo, mga apostol ng ating Panginoong Hesus, ang sinasabing dalawang haligi ng ating pananampalatayang Kristyanismo. Sa liturhiya sa ating misa, binigyang pansin ang paghihirap ng dalawa at ang kanilang kahinaan upang mas maunawaan natin na ang Diyos ang siyang kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga instrumento. Makasalanan man o nagkakamali, sa bandang huli, natutupad pa rin ang hangaring kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat ay nagmumula sa kagandahang loob ng Diyos. At ito nga ang pinahawakan ng dalawang alagad sa gitna ng mga panguusig ni Emperador Nero na nooy kinamuhian at ipinapatay ang mga Kristiyano. Si San Pedro, isa sa 12, ay isang karaniwang mangingisda. Sa kabila ng pagtatatwa niya kay Jesus, hinirang pa rin siya bilang pinuno ng maalagad. Nanatili siya sa Jerusalem ng humigit kumulang sa 20 taon pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Hindi kalaunay nagtungo siya sa Roma kung saan siya namatay. Ipinako siya ng patiwarik sapagkat ayon sa kanya, hindi siya karapat dapat sa paraan ng kamatayan na katulad ng kanyang Panginoon. Si San Pedro bilang bato ay simbolo ng katatagan o stability, pananatili o permanence at tradisyon. Si San Pablo naman ay isang panatiko at edukadong pariseo. Bagamat isa siyang tagausig ng mga Kristiyano noong una, hinirang siya ni Jesus upang maging apostol sa mga Hentil. Marami siyang naisulat na liham sa mga unang pamayanang Kristiyano na mababasa sa Bagong Tipan. Sari-sari ang kanyang pinagdaanan, libo-libong milya ang kanyang nilakbay, maipalaganap lamang ang mabuting balita. Sa kanyang kamatayan, pinugutan si San Pablo dahil bilang mamamayang Romano, hindi siya maaaring ipako sa krus. Si San Pablo, dating si Saulo, ay simbolo ng pagbabago o innovation, tulad na lamang ng pagbabago ng pananaw natin sa buhay. Simbolo siya ng pag-usbong o pagsibol ng pananampalataya mula sa Jerusalem patungo sa iba't ibang dako ng mundo. Kung dati, para kay Saulo, ang kaligtasan ay para lamang sa mga Hudyo. Ngunit nang makilala niya ang at muling nabuhay na Hesukristo, nagbago ang kanyang pananaw. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hentil o para sa lahat. Kung dati, ang pananaw ni Saulo ay ang tunay na pananampalataya ay pagsunod sa batas o mga alituntunin ng relihiyon. Ngunit nang makilala niya ang muling nabuhay na Panginoong Hesukristo, nagbago ang kanyang pananaw. Ang tunay na relihiyon ay hindi lamang pagsunod sa batas, kundi pagpapalalim ng relasyon sa tao, sa ating Panginoong Hesus at sa kapwa. Dalawang mukha ng pagtugon, magkaiba man, ngunit napupuno at nagbibikis nila ang isa't isa sa iisang misyon nila kay Kristo. Ipanalangin natin na mapaigting natin ang ating pagkakristyano alinsunod sa pananampalataya ni San Pedro at San Pablo. Tayo ay sambayanan na may pinanghahawakang tradisyon. Ngunit sa kabilang banda, tayo rin bilang sambayanan ay dapat maging bukas sa mga bagong pagkakatuklas at pamamaraan. Tulad na lamang ng mga makabagong teknolohiya at komunikasyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Nawa, matulungan tayo ni San Pedro at San Pablo upang ang ating pagkilala at pagpapatotoo sa pananampalataya ay maging ganap sa lahat ng aspeto. Ito po ang katesismo ukol sa dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ito po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayong lahat.